God, mga ka-bessie, I am back! Yes, Kegel TV is back on your YouTube channel. Anyway, mga best, this is it. Another sit-down video from yours truly. Sit-down video for the first week of my 2021. At ang gagawin natin sit-down video is my 2020 recap. Napanood ko siya kay Nurse Event. So Nurse Event, kung nanonood ka today, sana naman besh, collab tayo minsan besh. Pero bago tayo magsimula guys, gusto ko sana magpasalamat sa lahat ng sumusuporta ng Kegel TV. Without you guys, oh my God, hindi ko alam kung paano. 10K! 10K subscribers tayo. Hindi ko alam kung saan tayo nakapulot ng 10K subscribers na besh na manood ng ating YouTube channel. And hindi ko alam kung bakit may nanonood ng YouTube videos natin, pero hindi ko alam. Meron tayong mga midlife crisis and minsan na pag-iisip-isip ko na wag na tayong mag-YouTube, no, mga besh, no. Pero may mga times na ganun talaga, no, bilang isang YouTuber kasi nawawalan tayo ng content, nawawalan tayo na napanghihinaan tayo ng loob. And may mga bashers net ng mga beshi, pero tuloy lang ang laban kasi meron tayong mga subscribers, loyal supporters na talaga nga namang nagme-message, nagko-comment, and laging nadyadyaan tuwing may mga daily uploads tayo. So bago natin simulan itong sit-down video, gusto ko sanang sabihin sa inyo yung mga, yung talagang parang natutunan ko noong 2020 na life is too short. Alam naman natin na lahat tayo nakaranas ng COVID, ng pandemya, parang ensaymada, pandemya. Anyway, ng pandemic na, alam niyo, kahit hindi ka naapektuhan directly ng COVID, indirectly, naapektuhan ka, maybe your family, relatives is working on a COVID unit, or as a nurse, or OFW, na alam mo yun, basta indirectly, pero ang epekto sa'yo is bongga best. But anyway guys, ang natutunan ko talaga from last year is life is too short ng mga besino. And may mga pagkakataon na nagkakamali tayo. Ako, ang dami kong pagkakamali. I have shortcomings. Ang dami kong pagkakamali sa buhay, mga best. No, hindi tayo perfecto. Pakakakala ng iba is perfecto ang buhay ko bilang isang vlogger. Bakit ganito? Bilang isang emergency nurse, bilang nasa Canada na, bilang may bahay na, nandito na yung aking parents, hindi best, hindi ganun ang aking buhay. May mga arguments din ako with Brian, with my parents, with my family in the Philippines. Hindi naman tayo perfect, mga best, pero tao tayo eh. Pwede nating itama yung pagkakamali natin. And then from those mistakes, doon tayo pupulot ng aral, di ba? And doon tayo mag-grow as a person. Meron nga ako nakitang sa Facebook, na isa sa mga friends ko sa Facebook, nag-post siya ng parang motto yata. Motto ba tawag doon, mga best? O quote? Sa isang quotation, chorba eklabu, ng isang eklabu din, ng Kembelor. Ang sabi doon is, ang humans daw ay hindi necessity or necessary sa mundo. Tayo mga tao, hindi naman talaga tayo kailangan sa mundo eh. Tayo ay nakikita lang sa mundo. Nakikihiram lang tayo ng mundo, mga beshi, no? And napatunayan niya ng COVID. Ang luxury items na yan, yung bahay na yan, yung cars na yan, hindi yan importante, mga beshi, no? Ang importante ang sa mundo is yung air, yung water, yung wind. Pangalagaan natin yung environment na yan. Kasi sila talaga ang necessity ng earth. Hindi tayo ang masters. Hindi tayo ang master ng mundo, mga beshi. Ano tayo? Diba? Naninirahan lang tayo sa earth. But anyway, gusto ko yung i-share sa inyo. Share yung mga natutunan ko. Yung mga natutunan ko noong 2020. So, simulan natin by monthly, no? Yung mga
tulad ng ginawa nga ni Nurse Even, monthly by monthly, na, gusto niyang i-share niya yung mga memories niya, yung mga unforgettable memories niya. So, simulan na natin mga beshi! So, ayan, January 2020, ang ganda ng pasok ng January 2020. Kasi nung December 2019, nag-exchange gifts pa kami. Nila, mami, daddy, ni Brian, ang daming regalo. Kung hindi nyo na panood yung vlog ko noon, panoorin nyo guys, ilagay ko yung sa link yung sa description down below. Ang dami naming regalo, binigyan ko pa sila ng iPad yata noon or ng iWatch. iWatch yata binigay ko sa kanila last year. So ayun, ang ganda na pasok ng January namin. Talagang parang, this is it, January 2020, ang ganda, push natin to, more blessings, ganyan. Pero at the same time, nung time na din na yun, kasi parang papasok na ako ng parang second year of my YouTube vlogging career. Parang 1.5. Ganun. So parang sabi ko sa sarili ko, parang I've been vlogging for ganyan, and then napanghihina na rin ako ng loob during that time na pagpapatuloy ko ba itong YouTube channel ko. And sabi ko sa sarili ko, is it worth it ba na i-share ko pa ba rin yung mga life experiences ko dito sa Canada, sa mga manonood sa Pilipinas, or sa dito sa buong mundo. Kasi alam ko naman may itong YouTube channel is napapanood ng mga tao sa buong mundo. Kasi nga, alam niyo naman, mahirap sa isang YouTuber, sa isang influencer, na i-share yung mga ganitong experience sa ibang tao. Lalo na kung, alam mo yun, basta mahirap i-explain mga beshi, kasi ang dami ng YouTubers ngayon, and at the same time, ang daming nang babash, di ba? And ang hirap gumawa ng content, ang hirap gumawa ng pagpasabog, mga ganyan. Ngayon, so ayun yung aking January. Pebrero, eto na. Dumating yung sulat from immigration kay mommy and daddy na sila ay magiging permanent resident na ng Canada. So, eto, nababalitaan na namin yung COVID sa may China na kumakalat na nga, pero wala pa siya sa may Northern America. And medyo nababahala na kami kasi nga parang medyo may cases na sa US or sa Europe na ganyan-ganyan. And nababahala kami na baka mamaya pumunta na siya sa may North America, dito sa may Canada. And during that time, wala pang cases sa Canada, and nagpunta kami sa may parang immigration area dito sa may Calgary, and nakuha na ni mami at daddy yung kanilang immigration status dito sa Calgary. So masayang-masaya silang dalawa, and masaya-masaya ako kasi pabalik-balik sila dito as a visitor's visa, and finally, will talaga ni Lord na maging permanent resident sila dito and makasama ko sila dito. And ayun naman talaga yung talagang ipinunta ko dito sa Canada, ako bilang maging isang citizen, and maalagaan ko sila dito. Mga besi, hindi natin makakalimutan ng March. Ito na, pumutok na. Pumutok na si COVID. Pumutok na si COVID. Ito na, nagkabalitaan na hindi natin alam kung saan ang galing si COVID. Ang sabi ng iba, nang galing daw sa bat. Ang sabi ng iba na na-detect daw siya sa UK W4, sa mga ganung ganyan, or sa US, di ko alam kung ano yung mga balibalita. Pumutok na siya na ang first case namin dito sa Calgary is sa bangko. Sa may northwest area. Hanggang sa kumalat na siya ng bonggang-bongga sa Alberta. And nabahala yung emergency kasi during that time parang hindi naman kami masyadong prepared gaano. Kasi nga parang hindi namin in-expect na magiging kabongga yung COVID, no? Pero ang government of Alberta, nagpatayo na siya ng parang ground hospital sa Peter Lougheed Hospital. Ganon, parang para sa mga influx ng mga pasyente during that time. And also, nung March, nagpa-thyroidectomy na ako dito sa my left. Ayan, di ko alam kung kita niyo pa dito. It was a long shot kasi during that time, ang thyroidectomy ko was second week of March, and then kinansel nila lahat ng mga surgical procedures para mga last week of March kasi nga inuuna nila yung mga, dahil ang dami ng mga COVID cases ganyan. And I am very in God's will talaga, di ba? Buti na lang kamo is natanggal yung bukol ko dito. Although it's benign, I'm very glad talaga na natanggal na siya kasi nahirap. Ang hirap makahinga, besh. Kasi nakadito siya, oh. Tapos, ang hirap din mag-swallow, and then lagi ako may infection.
dahil dun sa bukol na yun. Ayun, so ayun yung aking March. And then, pumasok na si April. Si April, eto na. Effects ng COVID. Di madami na yung mga COVID cases. Ito na yung emerge, naglalagay na kami ng mask, dumadami na yung mga mask ni ko. Ito, hindi ka yan, naglalagay kami na kami ng scrub caps, yung pawis mo, dugudugin, at ano na, tagaktak na besh. Tapos, yung mask mo, ano na, continuous na, kaya nagkakaroon ako ng mga acne-acne na dyan. Tapos yung goggles mo, talagang, ito na, this is real na. Kasi parang una, parang, hindi ka, as a nurse, kasi parang ikaw, akala mo yung parang, VRE-MRSA lang siya na parang VRE-MRSA carry bells ka lang sa PPE, diba? Pero ngayon parang nire-respeto mo na yung PPE, yung hand washing. Nagkakawalaan na po sa grocery ng mga hand sanitizers, ubus na yung mga wipes, wala ka na mabiling alcohol, walang mask, walang N95 sa mga online stores, wala ka nang mabili lahat. Magkakaubusan ng mga toilet papers, ganon, sa mga, as in sa mga grocery store, mga nag, ewan ko ba, sa mga puti, ang mga inuuna nila is mga toilet paper. Ako ang inuuna namin is canned goods. Ako inuuna ko is canned goods kasi akala ko, parang, eto na, this is it na Lord. Parang, eto na, magkakamatayan na besh, wala kaming tunnel, ano na ba mangyayari sa mundo, kukunin na ba kami ng mga spaceship ng mga alien, ano na ba, bababa na ba si Lord, ito na ba talaga ang homecoming ni Lord, ano ba magiging Jerusalem na ba kami, get some money, gano'n, mga gano'n, ito na ba, baba na ba mga apostles, gano'n, mga nasa isip ko, parang ito na. Parang hindi pa ako handa, dami ko pang makasalanan. Makasalanan pa ako, Lord. Hindi pa this time. Sabi ko, hindi pa ako ready. Ganun! Na, April, May, ganito na yung itsura ko ng May. Papasok ako ng work. Ganyan na ako. Hey, Ryan, how are you? Ganyan yung mga co-worker. Hey, Ryan, how are you? Fine. Good. How you doing? Ganun ako mag-reply. I'm good. How are you? Ganun na talaga, besh. Yung parang, lagi kaming overtime kasi nga short-staffed. Yung mga, nababurn out na yung mga tao. And during that time pala, nung mga May, hiwalay na ako sa pamilya ko. Kasi hindi ko alam kung ano yung epekto ng COVID. Although, well-controlled na sa Alberta nung time na yun. Hindi ko alam kung paano ba yung transmission ng COVID. Hindi namin contact droplet ba, airborne ba, ang gulo-gulo ng WHO nung time na yun. Ano mang gagawin, mag-N95 pa sa bawat cases or magko-continuous masking pa sa bawat pasyente. Ano bang gagawin namin mga besh, naguguluhan din kami. Yung phone ko naka-plastic pa and hindi ko alam kung tama ba pinagkagawa ko, mag-hand sanitizer. Basta hindi ko na alam besh. Lahat kami din namin alam mga beshino. Eh yun yung parang May ko. And nababurn out na kasi during that time, hiwalay ako sa parents ko and kay Brian. Si Brian kasi, sa mga hindi nakaka-follow sa aking YouTube channel, si Brian is my partner and mayroon siyang sariling place. Medyo hiwalay siya sa Northwest siya, ako dito sa my Southeast. Southeast kasi bumili ako ng sarili kong bahay, best. Kasi I want to be independent. I want my own place. Gusto ko lang. Wala lang. Gusto ko lang maging independent. Bakit ba? Parang gano'n. Tapos, gusto ko malapit siya sa hospital na pinatrabuhan ko. So, yun, nababurn out na ako during May. Kasi nga, parang, ano, tapos na ba itong COVID? Ano, okay na ba? Parang gano'n. Tapos, ito na, nagkaroon na ako ng, ito na yung parang, nag-apply na ako sa ibang unit. Kasi nga, sabi ko, burn out na ako sa Emerge. Ayoko na. I'm quitting! Gano'n. Gano'n talaga yung mga eksena ng buhay ko. Gano'n. Sabi ko, offer na isang unit. Ryan, you're hired. Apply talaga ako. Hired. Ganun. Tapos sabi ko, kinausap ko si Bri. Sabi ko, Han, I got hired. Bri, Han, ganun pa. I got hired again. Ganun. Sa mga friends ko, sabi ni Bri, mababurn out ka rin kahit sa iba. Ganun. Pero English, ganun. Pero, labas-pasok dito. Tapos sabi ko, tama siya. Mababurn out din ako.
Pero kasi parang ang nasa isip ko, guys, alam nyo, once you go from inpatient to emerge, parang di ka na, parang ang hirap bumalik sa inpatient. Ganun yung experience ko, ha. Ayun yung aking May. So ito na June. June, sabi ko kay Brian, Han, I think COVID, the first wave is controlled. We need to get back together. I need a good vacation. It was my 35th birthday. So we stayed in Banff. Masaya kami. May vlog ako doon. Nagdoon ako na-celebrate ng 35 na ako, besh. Ang tanda ko na, besh. Totoo yun. Mukha lang akong 21. yes, 35. 35th birthday sa may bar. So, nag-cabin kami doon. And, ayun, natuwa naman ako. Parang gift ko na sa sarili ko yun. Ayun. So, doon ako. Tama ba? Ang 35th birthday ko. Ay, hindi pala. Ang 35th birthday ko pala is nag-work ako, besh. Hindi pala yung cabin ko. Mali-mali naman akong kwento-kwento. Hindi pala yung cabin. Erase. Ano pala, parang nag outing lang kami noon, parang ganun. July, ito na, pumasok na. July, receive ako ng email. Ganun yung email. Ryan, we need to co-train you. Co-trained? Yung puso ko. Gumanon. Eh, wala akong ACLS. Wala akong TNCC. Wala akong PULSE. Alam niyo ba yun, mga besh? Advanced Cardiac Chorva Eklabu. Wala akong Pediatric Advanced Chorva Eklabu. Wala akong trauma nursing eklabu. Hindi ko alam, besh, kung bakit ako nasa emergency without any certification. Chas, ganda lang. Hyper. Ayun, sabi, Ryan, we need to co-train you. Ganun ako. Reacted. Napareacted ako pero walang emoji. Ganun. Ayun na. Code train na. Ready na ng July. Sabak ng August. Tak. Ganun. Intubate. Pak. Ganun talaga, mga bes. Lahat na ng gawin mo sa pasyente kaya mabuhay mga pasyente, bes. Ganun talaga. Pero ito na. Ito na talaga yung ang saya talaga ng pagiging cold train. Pero doon ko na experience talaga yung parang this is it. I'm a fully pledged emergency RN na. Kasi nung before ako mag cold train, talagang parang chill. Pero kapag cold train ka na talaga parang yung mga trauma na, yung mga parang pak, blunt trauma. Mga ganyan. Ito na. Pumasok na si August. We adopted Emma. Si Emma is our Westie. So, tatlo na sila ni Kimor. Si Kimor, si Giggle, si Emma. And ito, ang aking munting bahay at ang munting bahay ni Brian is ngata. Sabi ko kay Brian, it's okay. Sabi ko kay Mami Daddy, sila ang mas nag-worry sa bahay na to. Sabi ko, Mami Dad, it's fine. Kasi ang bahay, napapalitan yan. I can buy a new house, I can buy a new furniture, I can buy a new chair, I can buy a new carpet, I can replace the carpet, I can replace the couch, it's okay. Pero yung joy na binibigay ni Emma, binibigay ng mga aso namin, it's priceless. Diba? Ang saya-saya. September! Pumasok na yung mga sponsorship. Chos! I am actually not after the money. Alam na mga sponsors ko yan. Kung napapanood nyo to, no? Hindi ko alam kung bakit. Natutuwang-tuwa ako kapag nakaka-receive ako ng endorsements and sponsors. Since I started my YouTube channel,
hindi naman sa pagmamayabang, no. I have received I have received multiple endorsements. Diyan yung mga chips, mga patch, may mga ring light, may mic, may microphone, ang dami, basta may mga lighting for vlogging, ganyan-ganyan. Ang dami talaga, besh. Pero lahat yung tinurn down ko. Siguro mga 10, more than 10. Pero ang tinanggap ko lang is from TNT Supermarket and then from Remitbee. Kasi pinagkatiwalaan ko sila. Diba? So, I am very grateful for those two sponsors and endorsements na natanggap ko. October, wave 2 of COVID. Mas matindi sa wave 1. First wave. So, first wave yung ganito, ang second wave, gumanon. Tak, 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 tak. Gumanon siya ng bongga, besh. Talagang napuno ang ICU namin. Ang emerge namin, punong-punong-puno. As in, swab dito, next! Swab, next! Swab, next! Swab, next! Swab, next! Swab, next! Ganun! Ganun, tapos tusok dito. Tusok, oh, draw. Tusok, draw. Kasi kami sa emerge, kami na natutusok, kami pa nagda-draw ng blood, kami pa na naglilinis, kami pa lahat. Tapos, short. Whew. Tapos, ibang-iba yung... Ewan ko ba? Ibang-iba talaga. Ibang-iba. Mas pinatindi. People are getting... Nawawala ko sa frame. People are getting tired. People are getting tired na rin talaga yung mga tao dito sa Alberta. May mga nagpa-protest na about continuous masking, bakit daw naka-lockdown, ganyan-ganyan, di naman kami naka-lockdown nung time na yun. And then, bakit daw ganun ka na, hindi na effective yung mask. Anyway, I don't wanna comment about it because I'll be biased. November, grand opening ng TNT. Who's there? Kegel TV. Tapos nung November, trick or treat was so different kasi nga, bumili ako ng maraming candies and chips. Siguro mga... Kung last year was 80 kids came, siguro mga 20 or less than 20 lang yung pumunta this year. Anyway, that was my November, so it was gloomy. Although ang ganda ng weather, ang konti lang ng kids na pumunta. December came. So, this December, ito na, may news na Pfizer will come to Canada. Chak, 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 turok, turok dito, ay ganyan. So may phase 1A, phase 1B, ganyan-ganyan pa siya yung mga turok-turokan. So nung December, hindi pa kami kasama noon. Pero napasusok na ako mga besh, kung alam niyo yan, kung updated kayo. Ito na, may gleam of hope na, ganyan, glimmer of hope. Parang yung sinabi ni Katrina Gray, there is a glimmer of hope. Ay, glimmer of hope ba sinabi niya? Halimutan ko yung sinabi ni Katrina Glay. Glay? Glay? Anyway, tapos, hindi ko rin makakalimutan yung December kasi nirush ko si Brian sa ER. Ang nangyari kay Brian is, he had a syncopal episode sa, ewan ko, nagising ako ng 9:30, nakita ko lang siya sa floor. He was covered in sweat. Tapos, tinakas ko yung paa niya, nilagay ko siya sa bed. Tapos nag-seizure siya, tapos hinamatay na naman siya. I had to call 911, was rushed to the hospital, and then eklabu. And now he's suffering from cellulitis, from the IV that the paramedics put in, or I don't know what happened. But that was the infectious diseases, ayun ang sinabi sa kanya. Pag di mo alam, ayun ang sabihin mo Tagalog. Ganon. So that was my 2020. Ayun, anong 2020 niyo mga besh, no? I-comment niyo besh para mag-usap-usap naman tayo sa comment section. Hindi ako nagkukwento lagi. But anyway, guys, hopefully nagustuhan niyo 'to, no, mga chok chika 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 besh. Ingat kayo palagi mga besh. Again, thank you so much for the 10k subscribers. Thank you so much for the wonderful support. Talaga siya, bash! Pilipino. Bye-bye muna!